ganito ako magluto ng munggo, kung paano ko mapapabilis ang papalambot nito. Ayan, luto na! Ang sarap ng ginisang munggo. So ayan, ngayong araw po na to ay samahan niyo na naman po ako. Magluluto tayo ng ginisang munggo with pork, bakwa, chicharon at madaming mga gulay na inani sa ating munting hardin. So ganito ang ginagawa ko para mas mabilis mapalambot yung munggo. Ayan, ilalagay ko siya sa container at ibababad ko siya sa tubig overnight. Nang sa gayon ay mas makakatipid tayo sa gas or sa gumagamit ng kalang de kuryente. Ayan, ibababad ko siya overnight para nang sa gayon kinabukasan ay mamamagana itong ating munggo. So ayan, ito na yung ating munggo na nababad na overnight. Ayan na, ano na siya, nabalata na, nahiwalay na yung mga balat sa kanyang laman. Tapos ang gagawin ko dito ay aanhin ko siya, yung lalamasin ko pa para mas ano siya, mas mag-crack ba. Mas madurog. Yan, mas madurog siya. Lalamasin ko siya. So ayan, nagsuot na rin pala ako ng plastic gloves para ayan, sigurado na malinis ang ating kamay. Eh, syempre nakakahiya naman sa mga manonood. Ayan. So after ko ng mapiga, ayan, at ilalagay na natin sa pressure cooker. Itong pressure cooker ay isa pang nakakatipid sa ating pagluluto dahil nga napapabilis din ito yung pagpapalambot. Sasalang lang natin dito ng mga ilang minuto lang ay malambot na. Ang ano lang dito, yun pagka nagkaroon siya ng ano, kumukulo sa ibabaw, nilalagyan ko na lang siya ng tela. Kasi nga, di ba yung butas nung ano, parang natatakpan ng munggo. Para lang, ano, hindi siya tumulo. So, ayan, after mga 10 minutes, mga 10 minutes lang, ayan, napakalambot na niya, oh. Lalo na to kapag ang binili natin ay yung mga crack na, yung mga ground na munggo. Napakabilis lang niyang palambutin. Tsaka isa rin sa nagpapasarap o nagpapalapot ng ating munggo, yung kapag hinahalo mo siya ng hinahalo. Ayan, yung ganyan. Diba mas masarap kapag malapot ang munggo? Ayan, meron tayong bawang sibuyas, kamatis at siling pangsigang. At kukuha tayo ng dahon ng ampalaya sa ating rooftop garden. Mayroon din tayo ditong malunggay. Ayan, di ba napaka-nutritious ng dahon ng malunggay. At ayan na, meron pa rin tayong ilalagay na talong. Ayan, meron na rin mga bunga yung talong natin. Lalagyan din natin ng talong ang ating ginisang munggo para marami siyang gulay. Maraming nutritious gulay. At meron din tayong karneng baboy. Ayan, napakuluan ko na. At hihiwain ko na lang ito ng maninipis. At ito na nga ang ating mga sahog. Ayan, nahiwa na ang ating mga bawang sibuyas, kamatis. At ang ating pork bakwa chicharon. Ito ang ating idadagdag na sahog sa ating ginisang munggo. Ito pong pork chicharon ay marami po dito yan sa Bulacan dahil dito po ang maraming paggawaan ng mga chicharon. So ayan, mag-start na po tayong mag-gisa ng ating mga bawang sibuyas, kamatis at ang ating mga sahog. So ayan, at ilalagay ko na yung ating karneng baboy. Ayan. Pwede rin itong unahin yung karneng baboy bago yung mga bawang sibuyas para lumabas yung mantika niya. Pero ganito ang ginagawa ko dahil nga kapag ka, ano, ay matarsik siya, kapag kainuna yung baboy ay matarsik siya. So kaya ako, ganyan ang ginagawa kong pagkikisa. Ayan, sinasangkot siya ko siyang mabuti at mahina lang yung, ano, yung ating kalan. Ayan, dahil tayo nga ay iba-iba ng pamamaraan sa pagluluto. So, ayan ang aking pamamaraan ng pagigisa. Hindi ko siya tinotoasted kasi sa amin ay ayaw ng asawa ko ng toasted kasi nga, ano daw, matigas. At saka ano, yun nga, sabi ko nga kanina ay tumatalsik.
Pero kung ganyan, hindi siya tatarasik. Tsaka ano, yan, sinasangkot siya ko siyang mabuti. At ilalagay ko na yung, naglagay din ako ng pork cube. Yan, nilalagay ko na yung sa gisa. Para nandun na yung lasa, naglalagay din ako ng patis. Yun yung aking pampalasa patis. Nasa sa atin po, pwede nating lagyan mamaya ng asin. Depende po yun sa ating panlasa. Pwede nating dagdagan kung sa palagay natin ay matabang pa dahil tayo rin po ay iba-iba ng panlasa. So, ayan na po siya. Lumabas na rin yung kanyang mantika doon sa mga medyo matatabang parte ng baboy. Medyo may kasama kasi siyang konting taba. Ayan, after natin masangkot siya, yung ating mga pansahog ay ilalagay na natin itong ating munggo. So, lalagyan ko siya ng 2 to 3 glasses of water. Nasa sa atin na po yun. Kung sa inaakala natin ay pwede pa nating dagdagan ng sabaw. Kasi yung iba ay gusto ng masabaw, yung iba naman ay gusto ng malapot. Pero kami po ay mas gusto namin yung medyo malapot na munggo. Nag-add na rin po ako dyan ng konting asin. So, tatakpan ko ulit para siya ay kumulo. Habang siya ay kumukulo ay ito, hiwain na natin yung ating ilalagay pa na talong. Ito po ay optional lang. Pwede naman po itong wala. Pero kami po ay gusto namin ng maraming gulay. Kada kami ay magluluto. Kaya, ayan nga, nagdagdag ako ng talong. Since meron namang pumbunga ang ating mga gulay. Kaya, ayan. Ayan po, ilalagay natin yung talong. Ayan na po yung dahon ng malunggay na himay na at dahon ng ampalaya. Ayan, meron pa rin tayong siling pangsigang. So, ayan, ilalagay na natin dito yung mga talong. Dahil ito ay medyo matagal lumambot kaysa dun sa ating mga ampalaya at malunggay. At nilagay ko na rin yung ating siling pangsigang. At ito na ang ating pampahay blood. Joke. Oo nga, hindi naman ito maganda kinakain palagi. So, paminsan-minsan ay pwede naman. Ayan, kinakrak-krak ko muna siya dahil masyado namang malalaki. So, ayan, napaliit ko siya ng medyo maliliit. At ilalagay na natin yung ating mga gulay. Ayan, ito naman ay napakabilis lang maluto. Kapag lumubog lang ito sa sabaw ay miya-miya ay luto na. At ilalagay na natin ang ating napakasarap na pork back fat na chicharon. So ayan, luto na po ang ating ginisang munggo with pork back fat chicharon na napakasarap at napakaraming nutritious gulay. Ayan, magsasundok na po tayo at tayo po ay kakain na. Kain na po tayo. So ayan, muli po ay dito ko na po i-end ang aking video. Maraming salamat po sa inyong pagsama, sa mga viewers, silent viewers, sa mga bago pong subscribers. Thank you so much!